Go. Alvin? Yan. Okay. Mm. Alvin, bumagsak na ang tulay na nagdudugsong sa probinsya ng Quezon at probinsya ng Batangas dahil sa napakalakas sa pagragasa ng baha. Itong tulay ito ay sa pagitan ng barangay Bantiran sa Sariaya, Quezon at barangay Tipas sa San Juan, Batangas. Yan ang kinumpirma sa atin ni Norilyn Nera, ang head ng San Juan, Batangas Municipal Disaster Risk Reduction at Management Office. Sa ngayon ay bukod sa pagtakla ng tulay nito na nagdudugsong sa Quezon, Batangas, lubog na rin sa baha ang malaking bahagi ng San Juan, Batangas. At ongoing ang pag-rescue sa mga residente na natatrap sa baha. Kanina nung kausap ko itong si MDRMO Head Norilyn Nera ay may nire-rescue sila na mga nganak. Ang sabi nitong si Nera ay yung ilog, yung haral doon sa malaking ilog sa San Juan, Batangas ay bumigay na. Kaya nagdudulot ito ng napakalaking pagbaha sa bayan ng San Juan. Itong mga San Juan, Batangas ay dito din nag-landfall kanina. Itong si Bagyong Paeng, Alvin. Dennis, nasang banda ka ngayon? Nandiyan ka ba sa area o ibang lugar pa yung kinatatayo mo? Actually, kami alis pa lang ng Korea, ng kamarilisro ko saan ako nag-live kanina sa patrol. So, dahil matindi na yung nangyayari sa Calaverson area, so tayo mag-augment doon sa mga lugar na yan. Yan ang tinawag sa atin ngayon lamang ni Norilyn Nera, ang head ng MDRMO ng San Juan, na bumagsak ang tulay na nagdudugtong sa probinsya ng Quezon, dyan sa Sariaya, at probinsya ng Batangas sa bayan ng San Juan. Yan po ang buhay reporter, ano? Kahit alas 8:12 na ng gabi, hindi aalis. Aalis kayo, bababa kayo, pupunta kayo ngayon ng ano? Ng from Camarines, si, Quezon. Si, yes, at si Rafael Busano, ating isa pang team ay on the way na sa San Juan, Batangas para puntahan yung pangyayari niyan dyan sa pagitan ng Quezon at Batangas. Ay, tama-tama, Dennis. Patawagan na rin namin si Rafi siguro pag malapit-lapit siya o mauna siya partner. Go. Hmm. Bigor niya, may tanong ka. Dennis, sa initial na report na binigay sa'yo, na yung sa bumagsak na tulay, meron ba naiulat o meron ba nasabi sa inyo na merong padaan, merong mga, anong tawag mo doon, partner? May sasakyan. Yeah. Ang maganda balita, walang casualty sa pagbagsak ng tulay niya kasi okay. Bago pa mangyari ay nahalangan na ginagal pagbagsak ng sasakyan. Walang dumadaan na sasakyan. Sige. Very good. Salamat. Okay. Sige, Dennis, ha. Mag-ingat kayo dyan. Tatawagan namin si Rafi. Baka kung sino mauna sa inyo, ha? Thank you. Okay, salamat. Okay. Ingat. Alvin, sa Batangas ngayon, sa mga sasakyan, may baha sa Lipa, Batangas, may baha sa Santo Tomas, Batangas. So parang ngayon lamang nararanasan ang Batangas itong ganitong insidente ng mga baha, Alvin. Oo nga eh. Actually, maraming reports sa amin sa social media. That's why pinaproject na ni Ross yung Batangas, ano? Batangas and Laguna area na makausap natin yung mga otoridad at mabigyan tayo ng update kung ano man yung nangyayari na doon, ha? Thank you, Dennis. Yes, mag-ingat kayo sa biyahe. Salamat. Yes. Ingat. Thank you. Ang aming reporter po na si Dennis Datu.